Kamusta mga ka-channel? I hope everyone's safe and well. Ako po si Shasha at sa channel pong ito, aking ibinabahagi ang ilang mga crime stories na naganap hindi lamang dito sa Pilipinas, maging sa ibang sulok ng mundo. Kaunting kahilingan lamang po, kung inyong magugustuhan ang inyong maririnig, huwag pong kalimutang i-click ang subscribe button, i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Sarang hey! Ang Taiwan, opisyal na tinatawag na Republika ng China, ay isang malayang teritoryo sa Silangang Asya. Kilala rin sa tawag na Formosa. Ang bansang ito ay mayaman sa sarili nitong kultura, kasaysayan at ekonomiya na patuloy na yumayabong. Ang Taiwan ay isa sa mga nangungunang ekonomiya sa Asya na kilala sa electronics, manufacturing at technology. Popular ang Taiwan sa buong mundo dahil sa mababait na locals, masarap na pagkain at isa sa mga bansang may pinakamababang crime rate sa kasalukuyan. Ngunit may isang kaso na nangyari noong 1997 na talaga namang yumanig sa buong Taiwan. Kahit ang mga kilalang tao at mga celebrity sa bansang ito ay hindi nakaligtas sa mga masasamang loob. Samahan niyo ako at ating balikan ang krimeng kinasangkutan ni Pai Saoyen at ating alamin kung paano nabago ng kasong ito ang mga batas at mga panuntunan sa Taiwan. Si Pai Xiao Hua o mas kilala sa pangalang Pai Bingbing ay isang sikat na singer, comic actress at TV presenter sa Taiwan. Nagsimula ang kanyang TV career nang manalo siya sa isang TV competition noong 1973. Taong 1975, lumipat si Bingbing ng Fukuoka, Japan upang mas mapagyaman ang talento niya sa pag-awit at pag-arte. Habang nasa Japan ay nakilala naman niya ang writer, manga artist at wrestling enthusiast na si Ikki Kajiwara. Siya ang sumulat ng sikat na manga series na Tiger Mask at Stars of Giants. Sa kabila ng kasikatan nito sa mundo ng manga ay nagkaroon ito ng hindi magandang experience habang lumalaki. Masyado itong mabarkada at palaging nasasangkot sa mga away at ang pag-uugali niyang ito ay nadala niya hanggang sa pagtanda. Kalimitan ay binubugbog niya ang mga babaeng kanyang nakakarelasyon. Sa kabila noon ay pinagpatuloy pa rin ni Bingbing ang relasyon niya kay Ikki at makalipas ang tatlong taon ay nagdesisyon ang dalawa na magpakasal. Lumipas naman ang isang taon ay ipinanganak na nga ni Bingbing ang anak nilang babae na si Pai Saoyen. Ngunit hindi rin nagtagal ang pagsasama ng dalawa dahil nananakit nga itong si Ikki at masyado ding babaero. Nag-file ng divorce si Bingbing at bitbit ang kanyang anak, bumalik sila ng Taiwan upang doon manirahan. Dumaan naman ang ilang taon matapos ma-finalize ang kanilang diborsyo, si Ikki ay pumanaw sa sakit na pancreatitis. Dahil maganda ang naging training ni Bingbing sa pagkanta at pag-arte sa Japan, mabilis na umalingaw-ngaw ang pangalan nito sa mundo ng showbiz sa Taiwan ng panahong iyon. Dahil sa impluensya din ni Bingbing, nagkaroon din ng pagkakataon si Saoyen na ipakita ang kanyang talento. Nakakuha ito ng mga maliliit na role sa mga palabas na kasama ang kanyang ina. Sa kabila ng kasikatan na tinamasa ni Bingbing ng mga panahong iyon, napalaki niyang isang mabuting bata si Saoyen. Mabait ito, masunurin at napaka down to earth. Palagi itong handang tumulong sa mga nangangailangan maging sa mga turista na nagtatanong ng direksyon. Medyo nabahala naman dito si Bingbing dahil kahit na normal naman ang kanilang buhay ay isa pa rin silang public figure at hindi nila alam kung ano talaga ang totoong intensyon ng mga tao. Naging isang magaling na mag-aaral din itong si Saoyen. Palaging nasa honor list at naging isang magaling na public speaker. Pangarap niyang maging isang reporter kapag siya ay lumaki na hindi naman imposibleng mangyari sa tulong ng kanyang ina. Isang mainit na hapon noong April 14th, humalik sa pisngi ng kanyang ina ang 16 years old na si Saoyen. Nagpaalam ito na pupunta sa kanilang school sa Tsinghua High School. Ngunit sa kasamaang palad, hindi na nakarating pa sa eskwelahan si Saoyen. Habang naglalakad ito ay may tumigil na isang puting van sa kanyang harap, lulan ang tatlong lalaki. Akala ng bata ay magtatanong lamang ang mga ito ng direksyon, ngunit mabilis siyang hinila ng mga ito papasok sa van. Umalis din si Bingbing ng bahay ng araw na iyon at bandang alas 4 na siya nakauwi. Pagdating ng bahay ay napansin niyang wala pa rin si Saoyen.
Medyo kinabahan ito dahil palaging on time umuwi ang kanyang anak. Biglang tumunog ang telepono at dito na nga niya natanggap ang tawag na nagpabago sa kanyang buhay. Isang hindi kilalang boses ng lalaki ang nasa kabilang linya. Sinabi ng lalaking ito na hawak nila si Cao Yen. Para mapatunayan ang kanyang sinasabi, inutusan ng lalaki si Bingbing na sumilip sa labas ng kanilang pintuan. Inutusan din siya ng lalaki na huwag na huwag tatawag ng pulis dahil pag nagkamali siya ay papatayin nila si Cao Yen. Sumilip siya sa kanilang pinto at doon ay nakita niya na nakasiksik sa damuhan ang lunchbox ni Cao Yen. Binuksan niya ang lunchbox at sa loob noon ay nakita niya ang isang sulat mula sa kanyang anak. Sinabi ng kanyang anak sa sulat na nasa masama siyang kalagayan at marami siyang sugat. Humingi ito ng tulong sa kanyang ina at nagsumamo na maghanda ng $5 million bilang pantubos sa kanya. Muling pinaalalahanan ng bata ang kanyang ina sa sulat na huwag itong tatawag ng pulis at manatili lamang ito sa tabi ng telepono dahil tatawag muli ang mga lalaki. Sa ilalim ng sulat ay nakita din ni Bingbing ang tatlo pang larawan ni Cao Yen. Nakatali ang mga kamay nito at may tape ang bibig. May nakita din itong isang tissue paper na may binabalot na isang matigas na bagay. Nang buksan niya ang nakabilot ng tissue paper ay nakita niya ang dulo ng hinliliit ng kanyang anak. Yakap ang lunchbox ng anak, tumakbo si Bingbing papunta sa telepono. Mabilis niyang dinayal ang 110 o ang emergency number ng Taiwan upang humingi ng tulong sa mga otoridad. Naintindihan niya ang sinabi ng lalaki sa telepono na papatayin nila ang kanyang anak kapag tumawag siya ng pulis, ngunit wala din naman siyang kasiguraduhan na bubuhayin nila ito kung hindi siya hihingi ng tulong. Wala din naman siyang asawa at kasama sa buhay ng mga panahong iyon kaya't wala siyang ibang makakapitan kundi ang mga pulis. As long as magagawa nila ang rescue operation ng tahimik, hindi malalaman ng mga mandurukot na tumawag siya ng tulong. Mabilis namang dumating ang mga pulis sa bahay ni Bingbing. Ngunit dahil nga isa itong celebrity doon ay mabilis ding nakatunog ang mga TV station sa nangyari kay Cao Yen. Nag-request ang otoridad ng 12 days news blackout sa mga istasyon upang hindi kumalat ang balita sa telebisyon. Ngunit sa kasamaang palad, mas importante sa mga news station na ito ang views at ratings kesa sa kaligtasan ni Cao Yen. Hindi nagpapigil ang newspapers na The Great News at China Daily at kinabukasan ay headline na nga sa kanilang pahayagan ang pagkakadukot kay Cao Yen. Alam ng mga editors na mga pahayagang ito ang risk kung maiilathala ang pagkakadukot sa bata, ngunit wala silang pakialam doon dahil siguradong aani sila ng napakaraming views at komento dahil si Cao Yen ay anak ng isang celebrity. At hindi nga sila nagkamali. Nakuha nito ang atensyon ng napakaraming tao sa Taiwan at lahat ay nag-abang sa mga bagong balita sa sitwasyon ni Cao Yen. Dahil naging sobrang kritikal ng sitwasyon, sinubukan ng mga otoridad na ipatigil ang paglalathala ng balita at gumastos ang gobyerno ng halos $12,000 upang bilhin lahat ng dyaryo na nailathala. Ngunit huli na ang lahat. Hindi na rin napigilan ng mga otoridad ang iba pang mga reporters. Sumugod ang mga ito sa bahay ni Bingbing sa pag-asang matechempohan nila ito at makakakuha ng interview. Dahil dito, lalo nang naging napakahirap ng sitwasyon ni Bingbing at ng mga otoridad na makahanap ng paraan upang mailigtas si Cao Yen. Sa kabila ng pagsusumamo ni Bingbing ay hindi pa rin umalis ang mga reporter sa harap ng kanilang bahay. Halos nag-camping na ang mga ito doon para makakuha ng scoop. Para masiguro din ang kaligtasan ni Bingbing at pati na rin ang kaayusan sa syudad, nagpakalat ang gobyerno ng halos 10,000 officers sa buong city. Personal ding nangako ang Taiwan's minister ng panahong iyon na si Lin Chen na gagawin nila ang lahat upang mailigtas ang kanyang anak sa panganib. Dahil kumalat na nga ang balita sa media, nakumpirma ng mga kidnappers na hindi sumunod si Bingbing sa kanilang babala. April 16th, muling tumawag ang grupo kay Bingbing. Tinanong nila kung naihanda na ba nito ang pantubos kay Cao Yen. Sa halip na sagutin ang tanong, dali-daling tinanong ni Bingbing kung buhay pa ba ang kanyang anak. Tumahimik naman sa kabilang linya at maya-maya ay narinig ni Bingbing ang boses ng kanyang anak sa background na binabasa ang balita ng kanyang pagkawala sa telebisyon.
mabilis namang pinutol ng mga sospek ang tawag upang hindi sila matris ng mga pulis. Umaga ng April 17th, muling tinawagan ng mga sospek si Bingbing gamit ang isa na namang bagong numero. Muli, tinanong nila si Bingbing kung handa na ang pera, and this time, kinumpirma nito na meron na siyang naihandang $5 million. Muli, pinutol kaagad ng mga sospek ang tawag upang hindi sila matunton ng mga pulis. Bandang alas 3:30 ng hapon ng araw na iyon, muling tumawag ang mga lalaki kay Bingbing. Binigyan nila ito ng instructions kung saan ito pupunta at saan ilalagay ang pera. Nang maputol ang tawag, dali-dali nitong inilagay ang $5 million cash at saka tumulak papunta sa lugar na sinabi sa kanya ng mga sospek. Habang tinatahak niya ang daan, maingat naman siyang sinusundan ng mga detectives. Sumakay ang mga ito sa isang taxi at nagsuot lamang ng regular na damit upang hindi makahalata ang mga sospek. Akala ng mga pulis ay marerescue na nila si Cao Ye ng araw na iyon, ngunit ang hindi nila alam ay nakasunod din pala sa kanila ang napakaraming mga reporters. May isa pang helicopter na nakaabang upang makuhanan mula sa itaas ang mga kaganapan. Mabilis namang nakaramdam ang mga sospek kaya't nagpasya ang mga ito na huwag nang ituloy ang plano ng araw na iyon. Nang sumunod na araw, muling tumawag ang mga kidnappers kay Bingbing. Inutusan nila itong mag-drive paikot ng Taipei. Sumunod naman si Bingbing at nag-drive ito paikot-ikot ng Taipei habang inaantay ang sunod na tawag ng mga sospek. Ngunit sa bawat pagliko niya sa mga daan, ay napansin niyang marami na namang mga sasakyan ang nakasunod sa kanya. Mga reporters na umaasang mai-broadcast nila ang kaganapan ng live. Dahil dito, kinansilang muli ng mga kidnappers ang pagkikita ng araw na iyon. Hindi na din alam ni Bingbing kung ano ang kanyang gagawin ng puntong iyon dahil lahat ng kanyang galaw ay sinusubaybayan ng mga reporters. Hindi niya na rin alam kung anong sitwasyon ng kanyang anak dahil 6 na araw ang dumaan ay wala siyang natanggap na tawag mula sa mga sospek. April 23rd, muling nakatanggap ng tawag si Bingbing mula sa mga sospek. Inutusan siya ng mga ito na dalhin ang pera sa isang stadium bandang alas 7 ng gabi. Mahigpit na binilina ng mga ito si Bingbing na siguruhin na walang nakasunod sa kanya dahil kung hindi ay hindi na niya makikita pang buhay ang kanyang anak. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi ito kontrolado ni Bingbing. Muli, sinundan siya ng mga news reporters pagkalabas na pagkalabas pa lamang niya ng gate kaya't muli hindi nagpakita ang mga sospek sa tagpuan. Nang mga puntong ito, hawak ng mga pulis ang 3 numero na ginamit ng mga sospek sa pagtawag kay Bingbing. Nailink nila ito sa 3 lalaki na maaaring sangkot sa krimen. Ang 3 lalaking ito ay sina Lin Chansheng, Cao Tenmin at Chen Chin Sing. Ang mga lalaking ito ay notoryo sa Taiwan at mayroon ng mga dating kaso. Malakas ang kutob ng mga pulis na sila ang nasa likod ng pagkawala ni Cao Yen, ngunit ng puntong iyon ay wala pa rin silang ideya kung saan sila nagtatago. April 24th, muling nakatanggap ng tawag si Bingbing mula sa grupo. Sa halip na marinig ang usual na boses ng lalaki, narinig niya ang pagmamakaawa ng kanyang anak sa background. Nagmamakaawa ito at humihingi ng saklolo. Sobrang bilis ng tibok ng puso ni Bingbing dahil ramdam niya ang hirap na pinagdadaanan ng kanyang anak. Ngunit ang hindi alam ni Bingbing ay nang mga puntong iyon ay wala na ang kanyang mahal na anak na si Cao Yen. April 20th, isang linggo matapos makidnap si Cao Yen, itinapo ng mga sospek ang katawan nito sa isang drainage ditch sa Zhongzhang Dapai sa Taishan area. Mayroong nakapulupot dito ng mga dumbbells upang magsilbing pampabigat. Nagdesisyon ang mga sospek na kitlin na ang buhay ng bata nang hindi pa rin natuloy ang planong pagkikita ng pangalawang pagkakataon. Bumalik sila sa kanilang hideout at doon ay binugbog nila si Cao Yen, pinagsamantalahan at doon na nga natuldukan ang buhay ng kawaawang bata. Pakiramdam nila ay pinaglalaroan sila ni Bingbing kaya't tinuluyan na nila ito. Nagawa nilang ipagpatuloy ang negosasyon sa tulong ng asawa ni Li Chen na siyang gumagaya sa boses ni Cao Yen sa tuwing tatawag sila kay Bingbing. Kuhang-kuha nito ang boses ni Cao Yen kaya't napaniwala nila si Bingbing. April 20th,
na nang ma-identify na ang labing nakita sa Taishan area ay labinga ng batang si Cao Yen. Kinabukasan, muli ay front page ang balitang ito sa China Times newspaper sa Taiwan. Hindi pa na-satisfy ang mga editors nito at maging ang larawan at eksaktong estado ng katawan ng bata ay nakabandera sa mga pahayagan. Naglagay din sila ng isang arrow upang ma-highlight ang hinliliit nito na pinutol ng mga sospek. They tore the check, ang siyang headline sa mga pahayagan ng araw na iyon, na ang ibig sabihin ay hindi na makukuha ng mga sospek ang $5 million dahil iniligpit na nila ang kanilang hostage. Nakakalungkot mang isipin, ngunit talagang maraming taong walang puso at walang pakialam sa nararamdaman ng ibang tao. Ilang mga taga-subaybay ng kaso ang nag-iwan pa ng kopya ng dyaryo sa mailbox ni Bingbing. At dito na nga nakita ng kawaawang ina na pinagpepiestahan na pala ng buong Taiwan ang kanyang anak. Walang nagawa si Bingbing kundi tahimik na umiyak at magdalamhati sa kanilang bahay. Ngunit kahit anong kanyang gawin, ay hindi na maibabalik pa ang buhay ng kanyang nag-iisang anak. Mother's Day, taong 1997, nang hinatid ni Bingbing ang kanyang anak sa huling hantungan. Sa kabila ng pagkamatay ni Cao Yen, ay hindi pa rin siya tinantana ng mga reporters at patuloy pa rin ang mga ito sa pagsunod sa kanya sa pag-asang makakakuha sila ng eksklusibong interview. Napakaraming tao naman ang kumundina sa naging aksyon ng mga local news companies at ng media sa kasong ito. Ayon sa kanila ay talagang hindi na safe sa Taiwan ang mga panahong iyon dahil sa walang habas at kawalang respeto ng media sa pinagdadaanan ng pamilya ni Bingbing. Hindi man lang nila naisip na baka malagay sa alanganin si Cao Yen at ang tanging nasa isip ng mga ito ay kung paano sila kikita gamit ang muka ng mga taong involved sa krimen. Dahil tila walang kinatatakutan ng mga tao, taong 1990 hanggang 1996, tumaas ng halos 80% ang crime rate sa minsang napakapayapang bansa ng Taiwan. Base sa mga reports, sa unang bahagi ng 1996, isa sa pitong Taiwanese ay either naho-hold up o nabubugbog. 5-10% naman ng mga politicians sa Taiwan ng panahong iyon ay pinaniniwala ang may affiliation sa mga notorious na mga grupo. Para sa mga nakararami, ang nangyari kay Cao Yen ang sukdulan na ng kanilang pasensya. Hindi na nga nagpapigil ang mga mamamayan at dito na nagsimula ang mga demonstrasyon na kumukundina sa kawalang silbi ng mga batas sa Taiwan. Iginiit ng mga tao na muling maibalik ang katiwasayan sa bansa at managot lahat ng nagkasala. At dito na nga nabuo ang task force na nag-focus sa kaso ni Cao Yen sa agarang pagkakahuli kina Chen, Lin at Cao. Binigyan ng gobyerno ang task force na ito ng isang malinaw na instruction. Gawin ang lahat upang mahuli ang mga ito. At kapag nagpakita sila ng kahit na kaunting resistance, ay pinapayagan sila ng gobyerno na patayin ang mga ito ng walang warning. At dito na nga nagsimula ang malawakang manhunt sa buong isla. Gamit ang huling tawag na isinagawa ng mga sospek, natunto ng mga otoridad ang bahay kung saan ang mga ito ay namamalagi. Isa itong apartment na inuupahan ng mga sospek sa outskirts ng Taipei. Nahuli ang 12 kasabwat, ngunit ang 3 main sospek ay nakatakas. Sa kabila ng pagkakapublish ng mga mukha ng sospek sa pahayagan, wala pa rin makapagturo kung saan nagtatago ang grupo. Dahil nakatakas, malaya pa rin ang mga ito na nakakagala sa pamamagitan ng pagdidisguise at pagsusuot ng mga damit ng babae at paglalagay ng make-up. Dumaan ang 4 buwan, ngunit wala pa rin naging pag-usad sa kaso. Ipinagpatuloy ng grupo ang mga krimen at umabot ng halos 20 kaso pa ang kinasangkutan ng mga ito. June 3 ng parehas na taon, dinukot nila ang Taipei Councilor na si Tsai Ming-tang at ninakawan ito ng halos $6 million. August 6 naman, dinukot nila ang isang businessman at nakatanggap ng ransom money nang hindi nalalaman ng mga pulis. Karamihan ng mga naging pag-atake ng trio ay naging matagumpay sa pangambang matulad kay Cao Yen ang kanilang mga kaanak. Dahil sa pangyayaring ito, lalo nang naging matapang at napuno ng kumpiyansa ang grupo.
Sa puntong iyon ay napakarami na nilang pera at magagawa nila ang anumang gustuhin nila nang hindi nalalaman ng mga otoridad. Namuhay ang mga ito ng marangya at binili lahat ng kanilang gusto. Ngunit ang lahat ng kasamaan ng tatlong lalaki ay natuldukan noong August 19th nang mamataan sila ng dalawang foot patrol officers sa isang neighborhood bandang alas 11 ng umaga. Nang tangkang huhulihin ng mga officers ay nanglaban ang mga ito kaya't nagkaroon ng palitan ng mga putok. Nagtamo si Lynn ng anim na tama na siya naman itong ikinamatay habang ang isang officer naman ay pumanaw din sa encounter. Sa kasamaang palad, si Cao at Chen naman ay mabilis na nakataka sa lugar. Habang nangyayari ang encounter, dumating ang backup at halos 800 officers ang sumuyod sa lugar ngunit hindi na nila makita pa ang dalawang lalaki. Dalawang buwan ang lumipas, nagpunta ang dalawang suspek sa isang cosmetic clinic. Ang clinic na ito ay pag-aari ng isang doktor na si Dr. Fang. Hinostage nila ang asawa nito, mga anak at isang nurse at inutusan ang doktor na magsagawa ng plastic surgery sa kanila. Sa East Asia, almost 50% ng populasyon ay mayroong double eyelids. Mga matang tila may lukot sa upper eyelids. Si Cao ay ipinanganak na ganoon din ang mga mata. Inutusan nito si Dr. Fang na ayusin ang kanyang eyelids at i-transform ito into monolids. Sumunod naman ang doktor at sinagawa ang surgery at nang matapos ay sinambit ng doktor na wala nang makakakilala sa kanya. Sumagot naman si Cao na magtama ang mga mata nila sa salamin. Meron. Ikaw. Kaya't binunot nito ang baril at doon ipinaputukan nito ang doktor, pati na rin ang kanyang mga kaanak. Pinagsamantalahan din ng dalawang lalaki ang nurse at saka umalis ng clinic. Confident na wala nang makakakilala sa kanya, nagpunta ito sa isang massage parlor sa Taipei. Ngunit namataan siya ng isang pulis at agad siya nitong namukhaan. Tumawag ang pulis na ito ng reinforcement at mabilis namang dumating ang backup sa lugar. Na-corner ng mga pulis ang suspect. Na-realize nito na wala na siyang kawala kaya't tinutok nito ang baril sa kanyang sentido at saka kinalabit ang gatilyo. Muli, walang pag-aalinlangan. Front page ang balitang ito sa mga pahayagan sa Taiwan. Inilathala din ng mga news companies doon ang mismong ulo ng suspect. Colored at kita ang mismong naging tama nito ng bala sa ulo. 2 down, 1 to go. Nagpatuloy naman ang coverage ng media sa kasong ito na tila isa itong blockbuster na pelikula. Naging laman ng balita ang mukha ng huling suspect na natitirang buhay. Nang mga panahong ito, naglaylo si Chen upang wag siyang matrak ng mga pulis. Dahil sa pagkakapatay ng kanyang dalawang kasama, unti-unting na-realize ni Chen na nanganganib na ang kanyang buhay, na maaaring kakaunting oras na lamang ang itatagal niya sa mundong ibabaw. Umisip ito ng paraan upang magkaroon ng pagkakataon na makipag-bargain sa mga pulis. November 18th, pinasok ni Chen ang bahay ng South African military attaché to Taipei na si Colonel Edward McGill Alexander. Hinostage ni Chen ang buong pamilya nito at inutusan ang anak ni Colonel Alexander na si Melanie na tumawag ng CNN. Sa loob lamang ng isang oras, dumagsa ang mga pulis at mga news reporters sa harap ng bahay ng mga Alexander. Lahat ng mga TV stations ay nakaantabay at nakabroadcast ang lahat ng live sa telebisyon. Muli, walang pakialam ang mga ito sa kaligtasan ng Alexander family, kapalit pa rin ng views. Dahil hindi makakuha ng direct na komunikasyon ng mga pulis kay Chen, ang negosasyon ay nangyari through an open window. Mula sa bintana ay kita ng mga opisyal si Chen na hawak si Melanie na siyang nagsilbing pananggalang kung sakaling babarilin siya ng mga pulis. Sa loob naman ng bahay ay napapayag ni Colonel Alexander si Chen na pakawalan ang kanyang anak at siya na lamang ang gamitin itong hostage. Habang pinapalabas naman si Melanie sa bahay, kinuha ng mga officers ang pagkakataong iyon upang makapasok mula sa garahe ng bahay. Nang ma-realize ito ni Chen, ay agad nitong pinaputukan ng mga pulis at ang isa sa mga bala ay tumama kay Melanie. Tumama ito sa braso ni Melanie habang si Colonel Alexander naman ay tinamaan din ng bala sa kanyang binti. Dahil sa pangyayaring ito, na-realize sa mga pulis na handang pumatay si Chen kung hindi sila susunod sa mga kondisyon nito kaya't mabilis nilang inabort ang misyon.
Dito na nakipag-usap si Chen sa CNN at sinabing pakakawalan niya ang mga taong hawak niya kung pupunta doon ang politician at future premier ng Taiwan na si Frank Xi. Nais nitong makipag-negotiate si Xi sa mga pulis at sa gobyerno na palayain ang asawa niya at brother-in-law. Nang mga panahong iyon, nakakulong ang dalawa at pinagsisilbihan ang hatol na habang buhay na pagkakakulong dahil sa involvement nila sa pagkamatay ni Cao Yen. Ang tawag na ito ay na-broadcast ng live sa telebisyon at agad na nakarating sa politician na si Frank Xi. Dumating si Frank Xi sa lugar bandang alas 9 ng gabi at bandang alas 10 ay pumasok ito sa bahay ng mga Alexander upang makausap ng personal si Chen. Nakumbinsi nito si Chen na pakawalan si Melanie at Colonel Alexander upang madala ang mga ito sa ospital at magamot ang kanilang mga sugat. Nahirapan pang makapasok ang ambulansya sa dami ng mga tao at reporters na nagkumpulan sa harap ng bahay ng mga Alexander. Nagalit pa nga ang mga reporters nang sinaway ni Colonel Alexander ang mga ito upang makadaan ang hospital bed na lulan si Melanie. Sa kabila ng media fiasco na ito, maluwalhating nakarating ang mag-ama sa ospital at agad na nalapatan ng gamot ang kanilang mga sugat. Nagpatuloy ang negosasyon at kinabukasan, pinalaya ni Chen ang bunsong anak ni Colonel Alexander. Ang asawa naman itong si Anne ang huling hostage sa loob ng bahay. November 19th, bandang alas 4 ng hapon. 20 hours matapos nitong pasukin ang bahay ng mga Alexander at 7 buwan ng pakikipagpatintero sa otoridad, sa wakas ay sumuko na si Chen sa mga pulis. Dahil sa lahat ng krimen na kanyang nakasangkutan, pinatawan ito ng 5 beses na parusang kamatayan. Habang nasa kulungan, binisita din siya ng buong Alexander family upang sabihin na pinapatawad na siya ng mga ito. Sumapi din si Chen sa isang Christian religion, ngunit marami ang nagsabi na nagpapanggap lamang ito upang manipulahin ang media para maawa ang mga tao sa kanya. Kung ito man ang plano niya ay hindi rin naman siya nagtagumpay dahil noong October 6, 1999 ay natuldukan na nga ang buhay ni Chen Chinsing. Nagsunog ang mga opisyal ng hell money sa kanyang pangalan. Nagbigay din ang mga tao ng offering sa kanyang pangalan na sinasabing makakatulong dito sa kabilang buhay na i-resolve ang anumang problemang naiwan niya dito sa mundo. Sa kabila ng pagtatapos ng kasong ito, patuloy na tinuya ng publiko ang gobyerno, mga pulis at news media dahil sa countless failure na nangyari. Hindi naprotektahan ng gobyerno ang mga biktima na ang iba pa nga ay nahantong sa malagim na pagtatapos. Umamin naman ang mga otoridad na hindi sila equipped at hindi nila napaghandaan ang mga pangyayari. Dahil dito, nag-develop ang gobyerno ng mga bagong batas at superior tactics upang mabilis at safe na matrak ang mga masasamang loob. Gumawa din sila ng maraming hakbang upang hindi na maulit ang nangyari sa batang si Cao Yen. Maraming government ministers din ang napatalsik sa kanilang pwesto dahil sa pangyayaring ito at kasama na din dito ang politikong si Frank Xi. Kinundi na din ng mga tao ang tinatawag na 8 Media Organization dahil kung hindi dahil sa kanilang kapabayaan ay hindi sana mapapahamak si Cao Yen. Kabilang dito ang China Times, The Great News, China Daily, Independence Daily News, The Minching Daily News, The First Hand Weekly at TVBS Network. Dahil sa galit ng mga mamamayan, nag-offer ng resignation ang editor-in-chief ng China Times na si Gowa Cheng na hindi naman tinanggap ng management. Sa huli, wala ding kahit na isang member ng press ang nakasuhan at napanagot sa sinapit ni Cao Yen. Sa halip, naglabas ang gobyerno ng bago at mahigpit na guidelines para sa mga TV and news stations na ito upang maiwasan ang isa na namang media circus katulad na nangyari sa kaso ni Cao Yen. Sa pagdaan ng panahon, muling nanumbalik ang katahimikan sa buong Taiwan at sa kasalukuyan, ang Taiwan ang pangalawang bansa sa listahan ng pinaka-safe na tirahan ng mga tao sa buong mundo. Nang matapos ang lahat, si Pai Bingbing ay nag-retire na rin sa pagiging artista at ginugol ang kanyang nalalabing buhay sa public service. Itinatag niya ang Swallow Foundation na nag-a-advocate ng capital punishment sa bansa. Isa sa mga layunin ng foundation na ito ay makatulong sa mga taong naaapi at magbigay ng legal support sa mga lokal na nasasangkot sa mga krimen.
Ayon sa ibang mga manunulat, ang pagkawala ng anak ni Bingbing ang nagbigay dito ng kakaibang kasikatan. Kinailangan muna nitong pagdaanan ang lahat ng pasakit, ngunit sa huli ay nagbigay ito ng mas magandang purpose sa kanyang buhay. Ayon naman kay Bingbing, masaya siyang nakakapagpasaya ng mga tao through her shows, ngunit mas magaan sa kanyang loob na nakikitang nag-i-improve ang buhay ng mga taong kanyang tinutulungan through her charity. Ilang taon matapos ang pagkasawi ni Cao Yen, sinubukan ni Bingbing na muling magkaroon ng anak through in vitro fertilization, ngunit hindi siya nagtagumpay. Kung inyo pong nagustuhan ang kasong ito, please leave a comment and consider subscribing. Tap niyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Salamat po and ingat!